Sinusubukan niyo bang sa Latin yung pera natin? Yung parang may napipigyan na parang rough to touch siya, parang mas makapal siya, o parang naka-emboss ang tawag natin dyan. So, emboss, saan ba yung naka-emboss dyan? Republika ng Pilipinas, pag sa Latin mo yan, dapat medyo parang may nararamdaman kayo sa inyong mga daliri. Yung pirma sa pera, yung mukha, yung dito sa side, itong dito. Yan, naka-emboss din yan. Okay, so, and then, of course, itong 500 piso at itong 500 peso, yan. So, ang tawag mo dyan ay mga emboss. Of course, pag luma na yung pera, pansin nyo ba, wala na yan. Diba? Hindi, halos hindi na yan siya nasasalat na meron siyang emboss prints. Okay? So, tandaan nyo ha. Ongoing yung attendance natin, okay, magparapot tayo lumayo. Ang tawag mo dito is tactile marks. Di ba dati wala naman dito? Napansin nyo, yung dating matasa natin, wala naman. Pero para tulong daw sa parang malabo ang mata, yung may problema sa paningin, at saka sa ating mga senior citizen, kahit mga ano na lang sila, parang hindi masyado nakakita pag nakalagay dito sa side. Di ba parang igano na lang nila? Alam na nila agad. So, 5 pairs yan for the 1,000. So, for 500, ilang pairs? 4. Tapos, magbaba yan sa 3, 2, hanggang 1 pair sa 50. Sa 20, wala na yon. Wala na sa 20. So, ito, pwede nyo din ito sa Latin. Okay? Dapat naka, ano yan siya, embossed. Yan, yan. Ito na yung sinasabi ko. Na, pagpataas yung value ng pera, dumadami din yung tactile mark sa side niya. Okay? Yan. Next, ayan, ito, napapansin ko talaga ito na tinitingnan ko natin yan. Ang tawag po natin dyan ay watermark. Saan ba yun? Napakaliwanag dito sa store, maganda. Ito talaga yung right setup talaga sa handball, just like sa cashier. Kasi pag titingnan nyo gano'n, so makikita nyo agad yung watermark ang tawag natin dyan. Yung dito, kung sino yung nakalagay dito, opo, siya din pala yung nakalagay dyan. Pero yung sa mga peking pera, ayan, so katulad nito, nakaharap sila dito. Pag sa peking pera naman, parang iba yung itsura. Yeah. Ito naman, ito ang itsura. Pag tingnan mo sa loob, parang iba naman. Hindi exact talaga, copy talaga kung ano yung nakalagay dyan. Okay? So, yon. So, paano nyo gagawin yon? Tingnan nyo lang. You view it against the light. Kung gusto nyo may cellphone kayo, o di, gamit para sure kayo, gusto nyo silipin. Minsan ako, ginagamit ko din yung cellphone para gusto makita kung ano nakalagay sa pera. So, mga ganito, silipin nyo, may mga cellphones kayo. You can use your cellphones to check the money. Okay? So, ayun. Security fibers, ayun, kung mapapansin ninyo, may mga parang mga pula-pula dyan at saka blue sa pera natin. Kung may UV light detector tayo, ipadaan natin dyan, napansin nyo, parang umiilaw siya. Pero maingat din kayo, kasi may mga peke din na parang umiilaw din, ma'am. Pero mas mahaba naman yon ang kanyang mga security fibers. Pero yung sa original natin na pera, ano siya, yung mga maliliit lang talaga siya. Okay? So, yon. Parang ganun ang itsura niya. Okay? So, mga liliit, mga kudit-kudit. Nakita ako talaga ng pera na umiilaw siya yung mga kudit-kudit. Pero parang medyo mahahaba siya. Yun yung sa peking pera. And then, tandaan po natin, ang serial number, yung sa baba banda, yan, umiilaw yan siya. Yan lang po ang umiilaw. Itong sa taas, hindi. Okay, sa lahat yan, 20 hanggang 1,000. Okay? Meron kayong UV dito, ma'am? Wala? Nasira, no? Pero may cellphone man din na ano. Na may UV, no? Oh, yeah. Cellphone na ano. So, yun siya. So, you can, tandaan nyo yan. So, matutulong yan sa inyo. Sa peke, hindi talaga yan siya, ano, umiilaw ng effect niya. Serial number natin, ayun, ang serial number natin, itong dito sa taas or sa baba. So, sinasabi ko sa inyo, pag lumalaki na yung value ng pera natin, mas dumarami yung kanyang security fibers ito. Like sa 1,000, mas marami siya. Okay? Ayun. Tapos minsan, may makita kayo dyan, may iba, may mga pakang-pakang daw dyan, kinokolekta. Nakita niyo ba yun? Yung serial number na parang wala number, pero parang meron siya yung speed.
Pero dito, oh, nakamarka minsan. Imbis na letter man parang form na dahon o parang bulaklak. Ah, yun yung isa, ano, pang, tawag dito, gina-collect nila. Oo, kinukollect nila kay maswerte daw. Maswerte, oo. Actually, ang tawag natin doon, replacement banknote. Ibig sabihin, nung ginawa ng BSP yung batch na yun, parang may kaunting problema. Inulit. Inulit ni BSP. Kaya nilagyan yun lalo na konting mark na gano'n. Pero ayun, mas pagpera talaga, meron tayong pera, mas worth it talaga yan. Kahit gaano halaga pa yan. Okay na ba kayo? Parang kinakabahan naman kayo. Dapat ako yung kabahan kasi nandito ako sa inyong teritoryo. Oh. Very friendly kami. Yeah, I know that. Very friendly ang taga-SKK. Sabi ko, unahin natin yung taga-SKK. Citro! Yan. Alam nyo ba yung Citro, Mark? Tingnan nyo pa ba yan? Saan ba yan? Ika banda o, sa side. Ito. Itong word, yan na yan. Ang tawag mo dyan ay Pilipino. Nakabaybayin or alibata siya. Ang ibig sabihin niya yan ay Pilipino. Okay? So, ayan. Pwede ako magpa-picture din, ma'am, para meron din ako documentation. Atas na lang ako ng paper. Okay? Sige. Pwede dito at saka doon. Okay na yan siya. So, security thread. Ang security thread naman yung parang nakalagay dyan na sinasabi nila parang ipuka ng pera. So, kung kayo, kung ang tawag natin sa low denomination is embedded security thread. Ibig sabihin, nasa loob. Itong dito naman sa high denomination, parang nakatahi yung security thread. So, kayo, tingnan nyo talaga na maigi ang security thread. Kasi alam nyo yung peking pera. Kadalasan, nahuhuli po natin siya dito sa security thread. So, paano? Sa peking pera, for example, ito, hawakan mo ma'am, ito is a counterfeit. Yan, dinadala ko lang yan para may sample. Yan siya, parang tunay, di ba? Pero kung sisilipin mo ang security thread niya, imbis ang nakasulat 1,100. Yan. Alam niyo, patsinin niyo itong security thread, pag tingin niyo parang medyo ginalaw siya, yan, sign na yan siya, na baka pinalitan niya nila. Baka nag-photocopy lang sila ng 1,000, tapos kinuha nila ang security thread ng 100 at dinikit nila. So, tingnan niyo yon. Isa pa, pwede din ang gawin nila dyan, gupit-gupitin po nila yan at idikit. So, kaya kayo, wais kayo, dapat tingnan niyo yan, dapat hindi po yan siya putol. Kasi itong 500, this is counterfeit, putol yan siya. Kaya tingnan mo, putol-putol siya. This is peke. This 500. Hawakan mo mga kita. Baguhan pa yan siya. Ah, baguhan ka, ma'am. So, isa'y maganda pala, ma'am. At least, bago pa lang siya. Ano siya, aware siya mo. Ma-aware ka na. Paano, tingnan. Ah, sige, ma'am. Ito, tunay yan siya. Yan. So, over the years, nagkaroon ng mga changes yan. Kaya napansin nyo noon, parang iba naman yung security threat. Pero bakit ngayon, parang nagbago na. So, nagkaroon ng changes na ang security thread sa pera. Kung mapapansin ninyo. Diba? Yung mga dating cashier dito, napansin nyo ba? Yung security thread, dati parang metallic lang naman, pero parang ngayon, parang iba na ang itsura. So, si Banco Central, ini-improve niya talaga yung pera natin. Kung ano yung latest na paggawa ng pera yun, sinusunod lang po natin yun. Galing po yan sa ibang bansa. Okay? So, ganon. Ayan. So, ito yung sinasabi ko. Dati parang mga ganun lang naman siya. Magenta to green to magenta. Ganun yung style. Pero, lately, parang natumiba na yung parang security thread ng pera natin. Pag huwag kayo matakot, pagbabago lang yan na ginawa ng Banko Sentral. Okay? Sa ating pera. Concealed value, I do not know kung alam nyo ba yun. May nakatagong halaga dyan sa pera natin. Kabandang dito sa itaas. Pag i-ganito mo, tingnan mo yan against the light. Nakita mo, ma'am? Yan. Ikaw, try mo. Bagong cashier natin. Dito banda. Yan. Parang meron ba? Yan. Pero pag luma na yung pera, yun, hindi mo na yun siya nakikita. Talaga. Okay? So that's it. Optically variable ink. Ito naman yun. So, ayun, nagbabago din yung color niya pag i-tilt natin yung ating pera. Yan. Ito, sa 1,000 lang yan. Kung pansinin ninyo, may nag-iiba yung color na digits na 100. Okay. So, minsan, may case ba kayo na na-encounter dito na natanggal lang ganito, OVD patch? Pwede yung dalhin lang sa bangko yan.
Pwede nyo i-advise ang inyong mga ano, yung client ninyo or customers ninyo. Pag nagkaroon sila ng problema, natanggal ito, dalhin nyo lang sa bangko or sa bangko sentral. Okay lang. Okay? Pwede po yan doon palitan ng bangko sentral. Pero siyempre, iti-check mo na ni bangko sentral. Okay? Kung tunay po yung pera natin. So, this is also the optically variable device patch. So, nakalagay siya sa 1,000. Unique lang siya sa 1,000 kasi pag tumataas yung value ng pera, dapat puno din siya ng security features for our protection. Okay? Alam niyo, pag mayroon kayong problema sa pera, kuha kayo ng isa pang 1,000. I-compare nyo. Okay? Kung in doubt kayo, ano ba ito? Tunay ba ito? O sige, kuha kayo ng isang 1,000. I-compare nyo. Kung makita nyo talaga na may pagkakaiba sila, that's the time na pwede ka na ma-alarm at pwede mo na itanong talaga kung tunay yung pera. Ito din, magandang security features din ito sa bagong 1,000 natin. Ang tawag natin doon is enhanced new generation currency. Okay? Pag-alawin mo ganoon, para siyang may rolling bar effect sa 1,000. Okay? So, yun. Medyo hindi natin tagalan na para at least makapusit pa tayo. So, basically, yun yung dapat nating tingnan sa ating pera. Okay, so mas maganda kung meron tayong mga light detector, UV light detector, or mga magnifying glass, mas makatulong pa yun sa atin. Pero sa public level pa lang, sa atin pa lang, sa na-share ko sa inyo, 12 yun. So, i-review lang natin. First is security paper. Ulitin natin. Sige, sino makasagot? Anong composition ng pera natin? 20% cotton. Baka gusto mong balik ka rin. Sige, 80% cotton and 20% abaca. Oh, baka mag-iiba rin. Itsura ng pera natin. Baka pag-ipon mo yan. Ayan, sa may price ka. Sige, mamaya. Ay, baka dito. May price. Ibig sabihin, nakinig. Yeah, nakinig. Alam mo, interesting. Nakita ko talaga na ano, nakaano siya mag... Baliktad lang sinabi niya. 80% cotton, 20% abaca. And then, embossed prints, yan ay yung medyo makapal-kapal. Ang tawag mo, embossed yung prints. Yung sa Republika ng Pilipinas. No? Tactile marks. O, sabay bandang gitna. Pwede niyo ba turuin saan yung tactile marks banda? Tactile marks. Yung sabi ko, parang dumadami siya pag tumataas yung value ng pera. Saan yung tactile marks? Yung parang sa mga malaba ang paningin. Ganyan. Ikaw pa din. So, pero hindi na kita bigyan. At least, matipid ako. Ito yon ha? Pwede nyo tingnan yan. Okay? Watermark sa may gitna. May nakaalam ba saan ang watermark? Saan dito ba ang watermark? Ayan, ikaw. Ito lang mo dito. Yan. So, tandaan mo natin paano nyo tingnan ang watermark. Itapat nyo dyan sa fluorescent. Sa fluorescent. Or, so may price ka na rin. Security fiber, dito banda. Sabi ko yung mga parang kudit-kudit, saan dyan? Yung pag-itaan natin sa UV light, parang umiilaw siya. Umiilaw siya. Tingnan nyo, ganyan nyo din. Oh. Ito mga parang ganyan. So, tatlo na. 1, 2, 3. Ma'am, nakikinig sila, ma'am. Yes, sir. Good job, ma'am. Awareness good yan. Yeah, oo. 1, 2, 3. Meron ko ba price dyan? Anyway, Monday naman ngayon. Magandang simula ako ngayong week. So, magbibigay tayo ng price. So. Serial number. Sa baba sa taas. Ano serial number? Doon naman tayo banda. Nasa baba sa taas, sir. Anong serial number? Ikaw, Mark, kanina ka pa nag-video. Yan, sir, oh. Sir, vlogger. Yun ba? Pati yan? Ay, vlogger ka, ma'am. Marami siya kalupan. Oo, oh, i-upload namin ito, sir. Marami ka, ano, ma'am? Sa kanya po ito, sir. Siya po ang may-ari. Ay, kahit, oo, maganda yun. Yun ang gusto-gusto namin na may mga gano'n na nagkatulong sa BSB. Imbis na kung ano-ano ang i-post mo, yung makatulong. Okay. Citro mark, ito na yung dito banda. Tama? Yung peke na pera, hindi yan tugma. Yung parang hindi, ano, hindi siya yung smooth ang pagkaganyan. So, parang, ano siya, nakiwalay siya. Okay? Pilipino ang ibig sabihin niya. Security thread. Ang security thread yung dito. Sabi ko, tingnan nyo, sa Latin ninyo, pag parang ginalaw siya, so pwede kayo magduda, tingnan nyo. Pag 1,000, dapat nakalagay sa security thread, dapat 1,000 din. At saka dapat, hindi siya putol.
puputol yan, ayun, pagduda na kayo na pinalitan ang security threat. Concealed numerical value, itong dito banda kanina, sinasabi ko, pag meron kayo mamaya, check nyo, silipin nyo. OVI, yung nagbabago ang color, ito yon. Yeah, and then meron tayong enhanced OBD naman, ito yon. And then ito yung parang pag iganon-ganon mo, may rolling bar effect. Okay, so yun yung security pictures ng ating pera. Okay, so mag-skip ako. Mag-skip ako ha, para at least. Para hindi na may mag-skip. Dito na yung gusto ko ipo. Kasi ito na yun, para sa inyo talaga ito. Ang tawag natin dyan po ay unpip. Ibig sabihin, pag may lata-lata na kayo na 20, pwede ba huwag nyo na isukli? Pinasukli nyo pa minsan, pag wala kayong 20. No? Pag meron kayong malinis, yun na lang ang isukli natin. Okay? Huwag na yung marumi tulad nito. Ang tawag mo dyan ay unfit. Yan. Pag gano'n yung pera, huwag nyo na sanang isukli. Ibalik nyo na sa treasury office ninyo. Sabi nyo kay mama, i-deposito na natin ito sa bangko. Sabi ng Bangko Sentral, yan yung dapat na ginagawa natin dito sa perang ito. Hindi na natin dapat siyang binabalik pa sa customer. Yan. Ito yung mga sunog-sunog na pera. Baka may magtanong sa inyo ng mga customer ninyo, ano pwedeng gawin sa mga sunog na pera, punit na pera. Katulad dito, anong sagot ninyo? Tama. Good job. Pumunta sa Bangko Sentral or kung saan may pinakamalapit na opisina na may bangko, pwede magtanong doon. Pero dali niya nila sa Bangko Sentral. Sir, pwede ba palitan niya ng Bangko Sentral? Ano ba yung mga criteria na pwede pang palitan pag napunit na ang pera? Kasi sinasabi ng mga tao, pag nawala na daw ng isang number dito, wala na daw yung value. Narinig niyo ba yun? Sabi nila, ay wala na yung sasirang number. Ah, wala na. Wala na yung banyo, ang biakin na. Kaya punta pala siya sa Bangko Sentral. Binapalitan niya. So ito lang yung criteria natin. Itandaan ninyo ha, pag punit-punit ang pera, dapat sobra pa siya sa kalahati or 60% pa siya. Tapos, dapat meron pa siyang pirma. Para kahit dulo lang ng pirma, at pangatlo, dapat nandito pa itong kanyang security threat. Pag present yung tatlo na yan, malaki po yung chance na pagdalhin nila sa Bangko Sentral yung punit na pera, pwede pa yun siyang mapalitan. Okay? Katulad nito, may mga sample tayo. Pwede pa yan, may punit na pera. Pero kayo, di ba, pag may punit na pera, tinatanggap nyo ba? No. Hindi. Hindi sigurado, sir. Yan. Charge. Naiintindihan ko yan. Okay, tama din din. Di ang advice din namin sabihin namin, kung pwede, doon na lang kayo sa bangko mag-deposit o magpapalit niyan. Tama. Yan ang tama. Kasi may mga tindahan po ako narinig na parang wala silang sinasabi na ano. Basta sabihin lang nila na ay wala na yung pagkakit nito. Always mention, if you have issues regarding the pera, sabihin nyo, pwede magtanong kayo sa bangko, pwede pumunta kayo ng Bangko Sentral. Yun ang tama. Huwag yung parang hayaan na lang natin ang client, kaya hindi niya na alam ano ang gagawin niya sa pera. Okay? So yun. Ito, pwede pa yan.